Magandang gabi mga kaguro. Good evening po. Hello, hello po. Kumusta na po mga kaguro? At una sa lahat po, ibig ko lang pong batiin ang mga kaguro ko ng Happy Teacher's Day po. Maligayang araw ng mga kaguro ko. At binabati ko na rin po ang aking sarili. So sana po masaya po tayo kahit po mahirap po ang ating gawain sa pagtuturo at lalo na po sa mga paperworks. Ay, gora lang po tayo mga kaguro. At bago po tayo magsimula pong magluto mga kaguro, ay gusto ko lang pong batiin ang lahat po na nanonood po ng aking vlog, ng aking video, at lalong-lalo na po sa mga nag-share, nag-like, at saka nag-subscribe po sa aking channel. Thank you po! Thank you so much po sa pag-subscribe. Sana po yung hindi pa po nag-subscribe, sana po ay pindutin nyo po yung subscribe po. Thank you! Subscribe my channel po, please. Salamat po. At ngayon po mga kaguro ay go na tayo sa ating pagluluto para sa ating hapunan. So ito na po yung ating, ayan po. Hulaan nyo nga po kung ano yan mga kaguro. Sige nga, may premyo ang makahula. Joke lang po. Ito po ay balat ng talong. Balat po yan ng talong na inihaw natin mga kaguro. So tapos na po tayo nagbalat at ito na po yung ating talong. Ayan po. Ayan po yung ating uulamin ngayon. Pinairan na po natin yan ng kaunting asin yung kanyang katawan po. At meron na rin po tayong, siyempre, itlog po. Anim na itlog po yan. And then, meron din po tayong, ayan po, meron po tayong butter. Lalagay po natin yan sa ating tortang talong po. Na inihaw po muna natin bago po natin ito torta. So dahil po napahiran na po natin ng asin itong ating talong, ngayon po ay isunod natin, pahiran po natin siya ng butter. So kuha lang po tayo mga kaguro ng kutsara or yung gagamitin natin para pag ano ng butter na pampahid po dito sa ating talong. So itong ating talong mga kaguro ay papahiran na po natin ng ating butter. So bago po natin siya ito torta ay papahiran po natin siya ng butter. So medyo inantay pa po natin ng kaunti para po ay medyo lumambot na po yung ating butter para mapahid po natin dito sa ating talong. So, medyo matigas po yung ating butter. So, ipahid-pahid lang po natin yan dito sa ating talong. So, dumikit po yung ating butter. Ayan po, pahid lang po natin dito. So, lahat po ng bahagi ng talong ay papahiran po natin siya ng butter. Okay, ngayon po ay baliktarin natin yung ating talong. Para sa kabila naman po ay lalagyan natin siya ng, papahiran po natin siya ng butter po.
Para po sa kabilaan po ay meron na siyang malagyan po siya ng butter po. Or dairy cream. Ayan. So, lagyan naman po natin siya ng butter po, mga kaguro. Medyo dumikit po yung butter natin. Dito po sa ating ito po. Medyo may itim po siya kasi po yung ating talong ay inihaw po natin yan. So dito naman po, pira naman po natin ng butter. Okay, ngayon po ay napahira na po natin ng butter lahat po ng bahagi ng talong na binalatan po natin na mula po sa ihaw. So, ulitin ko po, ang talong na to ay inihaw po natin, binalatan, tapos pinahiran po natin ng kaunting asin yung katawan, and then ngayon naman po ay pinahiran natin ng butter. Okay, so tapos na po mga kaguro, napahira na po natin ng butter yung ating talong. Ayan po yung butter natin. So wag lang pong masyadong maraming butter na ipahid po, basta napahiran po siya ng butter sa bawat bahagi po ng talong. Okay, so ngayon po ay after na napahira natin ng butter yung ating talong, ay ito naman po ay haluin natin yung egg. Kutsara na lang po yung ginagamit natin, ay tinidor na lang po yung ginamit natin sa pag ano nito sa itlog. Meron po tayong para pang ano dito sa itlog, kaso lang po ay hindi po natin nahugasan. Hugasan pa lamang po, kaya eto na lang po yung ginamit ko, tinidor. So ngayon po ay lagyan natin siya, yung itlog po ay lagyan po natin siya ng magic sarap. So, kunin lang po natin yung ating magic sarap, mga kaguro. Okay, konti lang. Konti lamang po yung ating harina, kaya lagyan po natin siya ng ito po, crispy fry. Okay. So, ayan na po. So, itong ating itlog po mga kaguro na pinahira natin ng dairy cream ay isasawsaw po natin dito sa itlog.
Ayan. Mga apat lang po muna mga kaguro. Ayan. Parang ibabad po natin siya dito sa itlog. Ayan. So, isa pa. Ayan po. So, nailagay na po natin sa itlog yung ating mga ano kaguro. Babad po muna natin saglit. Habang mag-prepare po tayo sa ating frying pan or sa ating kawali para po sa prituhan natin itong ating tortang talong. Ngayon ay lagyan na natin ng oil, ng mantika po yung ating kawali. Dinala ko yan eh. Di ba sabi mo may ano, tuklap-tuklap? Okay, so ayan na po mga kaguro. Antayin lang po natin na uminit yung ating mantika. So, ito na po. Yung talong natin ay ginulong na po natin sa ating crispy fry at saka yung counting cornstarch po. So, ready na po siyang i-prito or i-torta po. So, lagay na po natin mga kaguro dahil mainit na po yung ating mantika. Pinainaan ko lamang po dahil medyo mainit na po yung ating mantika. Kaya wala na po siyang tunog. So, antayin lang po natin mga kaguro na medyo uminit pa siya ulit dahil pinahinaan po natin kaya medyo hindi na po siya mainit. So, antayin po muna natin na uminit muli yung ating mantika. At lagyan po natin siya mga kaguro ng itlog. Ayan, isang ganito po. Buhusan po natin siya. So, isa pa po. Okay. So, lagay pa po natin yung isa pa. Dahil kasya pa po siya ng isa pa po. At lagyan po natin siya ulit ng itlog, yung huli po natin ilagay. So, hindi po natin palakasan yung apoy dahil madali po siyang masunog. Dahil luto na po yung ating itlog, dahil inihaw po natin yan. At saka yung itlog naman po, madali na rin po maluto. So, antayin lang po natin na medyo mag-brown na po. Saka po natin siya babalik ka rin.
So, habang pinafried po natin yung ating itlog, ay yung ating, no, sorry po, yung ating talong o tinutorta po. Habang na-fried po siya, inano sa mantika, ay papahiran po natin siya ulit ng butter or dairy cream. Kaunti lamang po. Okay, tingnan natin mga kaguro kung pwede na po ba siyang baliktarin. Okay, kunti pa po. So, iwalayin lang po natin ito bawat isa po dahil medyo nagdikit po siya dahil po sa itlog. Okay, langanin pa po yung isa. So, yung dalawa po, yung asawa ko po at saka si Tanta, nanonood po sila ng YouTube. Cartoon po. Kahiga po silang dalawa. So, si Tanta lamang po yung nakakalibang sa asawa ko. Dahil nga po, ang asawa ko po ay hindi na po nagtatrabaho dahil po sa kanyang sakit. May sakit po siyang diabetes at saka dalawang beses na po siya naoperahan or tatlong beses po pala naoperahan sa kanyang pa dahil sa sugat po. Yung una pong opera po sa kanya, kanyang sugat ay naputulan po siya ng dalawang daliri sa kanyang paa. So, pangalawa po ay nakasugat na naman po siya ulit. Very ano po siya, sa sugat, prone po siya sa sugat. Kaya nung pangalawa po, sobrang na-infection na po yung kanyang sugat, kaya dalawang beses po siya inopera, nililinis. Thank you Lord, at hindi naman po ulit na apektuhan yung kanyang paa kahit po sobrang ano na po yung kanyang sugat. Save naman po. So, ngayon po ay sobrang ingat po kami sa kanya, kaya napag-usapan namin ng aking anak na hindi na po siya pagtatrabahuin. Kasi po, noong nainto po siya sa company sa kanyang work, nung binayaran po siya ay binili po namin ng tricycle para meron po siyang paghanap buhay. Yan, kaya yun po yung kanyang hanap buhay, yung mag-tricycle lamang po, pero ngayon po ay hindi na po namin siya pinag-drive. So, andito na lamang po siya sa bahay para po at least hindi na po kami magkakaroon po ng takot na magkasugat na naman po siya. So, ito na po mga kaguro. Kunin na po natin. Ayan na po yung ating luto na pong itlog. Kay torta po. So, kunin na po natin itong luto na po. Down on the bed.
So, lagyan po natin ulit. So, ayan na po yung ating naluto. Ayan po. So, lagyan po natin ulit yung ating kawali. So, ayan po, nilagyan na po natin ulit. So, lagyan po natin siya ng itlog. At ito po yung ating itlog ay meron din po siyang butter. Naiwan yung butter po, yung ibang butter na pinahid natin sa talong. Ngayon po ay pahiran po natin siya ulit ng dairy cream. Konti lamang po. Kailangan po mahina lamang po yung apoy dahil po madali lang siyang masunog. Lalo na po't meron po siyang dairy cream. So, hinawakan lang po natin yung tangkay ng talong po para hindi mainit pag binaliktad natin. Ini sudah dipotong. Ini. 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 Ini
Walay po yung isa. Kunin lang po natin yung nahiwalay. Ref? Mahimit po. So, ito na lang po yung last. Nagdagan po natin ng kaunting mantika dahil kaunti na lamang po yung mantika niya. Si Tantan po, pinapauwi na dahil maga po yung kanilang pasok bukas. Grade 1 na po si Tantan, mga kaguro. So, maga po yung kanilang pasok bukas. Short in time po sila dahil kami po ay may program para po sa aming Teacher's Day. So, i-ano na po natin ito dito po yung katas niya. Dito po si Tantan. Ayan po si Tantan. Oh, sabihin mo magandang gabi. Tingin-tingin ka. Hello po, kamo. Hello po, mga kukuro. Oh, magandang gabi po. Magandang gabi po. Subscribe po. Tingin kasi sa camera. Subscribe po. Sa channel ni Mamu Eva. Sa channel ni Ma'am Eva. Mga kaguro. Mga kaguro. Oh, salamat po. Tingin dito. Salamat po. Okay. Thank you po, Tantan. Ayan po yung aking asawa. Nakahiga. Kanina nakahiga silang dalawa po, mga kaguro. So, ngayon po ay lalagyan natin na itlog po yung ating nilagay na ano, talong. Going home na, Tantan, kasi maaga pa, early pa yung pasok mo bukas. 9 po yung pasok mo bukas instead na 12, 9 po. 9 to 12 lang. Kami po, yung pang-umaga ay 6 to 9. So, pailan po natin siya ulit, mga kaguro, ng very clean. Iubos na po natin yung itlog, mga kaguro. Konti na lang, oh. So, ayan po, may kasama po siyang dairy cream. Try nyo po ito, mga kaguro. Sigurado masarap po. Lalo po na may butter po siya. So, again po, please subscribe my channel po, mga kaguro, at sa mga taga-ibang bansa. Kahit hindi ko po kayo kilala, please subscribe naman po my channel, mga kaguro. Geneva Loves po. Search nyo lang po sa YouTube, Geneva Loves. And please subscribe po and share my video. Please help me po, please. Thank you po. Bye-bye po. Oh, paalam ka sa mga kaguro. Dali. Bye-bye mga kaguro. Oh. Bye-bye mga kaguro. Tingin. Bye-bye mga kaguro. Nako.
Tingin kasi, uwi na po ako. Tulog na po ako. Sleep na ako. Bye-bye. Hindi kasi nakatingin. Kausapin mo sila. Bye-bye na po mga kaguro. Bye-bye mga kaguro. Subscribe po. Okay, bye-bye Tantan. Bye-bye. Parang ayaw pa rin po umuwi ni Tantan, mga kaguro. Sanay po kasi siya dito. Wala siyang ibang pupuntahan kundi dito po sa amin. Pag hindi po siya pinapanood or pinapagamit ng cellphone, ay pumupunta po siya dito sa amin para po makikiusap na gagamit po ng cellphone ko. So, minsan po ay naawa naman ako, pero binibimitahan na rin po namin sa paggamit ng cellphone ang aming Tantan kasi po mag-aral na po siya. Painaan pa po natin kasi medyo umano po siya. Inaano po natin mga kaguro. So, parang wala po kayong naririnig na ano ng mantika kasi po mahinang-mahina na po yung apoy. Ito na mga kaguro ang ating finished product. Yan po. Ang ating butter inihaw na tortang talong. So, ayan po. Dalawa po yan nakabukod ang isa. Dahil po, syempre, sa aking Ate Edna, sa kanila po ni Tantan. So, ayan po. So, divide equally. Ayan. So, thank you po mga kaguro sa panunod ng aking pagluluto at sa iba ko pa po mga vlog. Maraming salamat po at uulitin ko po, please subscribe my channel mga kaguro. At sana po ulitin ko rin po doon po sa mga taga-ibang bansa po. Kahit hindi po sana nyo ako kilala, sana po isubscribe nyo po ako. Geneva Loves po or Geneva Loves. Geneva Loves po, paki-search lamang po sa YouTube. Thank you very much po and God bless. Bye-bye!